Lucifer! Bayani ay bayani! Masang Pilipino! Mga kababayan, isang malaking karangalan na makapagpakilala at magbigay sa inyo ng leader na inaasahan ng buong bansang Pilipinas, magbibigay ng landas tungo sa kaunlaran sa taong subok, taga sa panahon, at hinog sa puno at hindi pilit, nagmula sa Maynila, sa puso ng ating lansod, na kasama ng mga mahihirap, tumulong sa mga mahihirap, tunay na kaibigan, tunay na lalaki, at isang Pilipinong magdadala sa atin sa kaunlaran, mga minamahal kong mga kababayan, ang ating masusunod na Pangulo ng Bansa. Erap! Eslaba! This is Erap! This is Erap! This is Erap! Totoo lamang po ay hindi ko mabigkas ang narapat na pananalita upang ipabot sa inyo ang aking tauspusong pasasalamat sa inyong napakainit na pagsalubong sa amin. Salamat, salamat, salamat po. Magandang magandang gabi po at mabuhay kayo lahat. Aking mga minamahal na kababayan, malagod po ako nagpapasalamat sa inyong paggalaw rito at pakikisa ngayon sa proclamation rally ng Pwersa ng Masang Pilipino. Ito po ang tunay. Alam kong narito kayo dahil lahat kayo ay naghahanap ng tunay na pagbabago laban sa kahirapan. Laban sa kahirapan, laban sa gutom, at laban sa korupsyon na isang gobyernong nakalimutan na ang interes at kapakanan. Narito na tayo lahat ngayon upang bawulin muli ang kapangyarihan ni Nakaw sa sambayan ng Pilipino. Narito tayo muli para ibalik sa Masang Pilipino ang pamahalaan na inangkin at inagaw ng mga tiwaling opisyal dito sa gobyernong ito. Narito tayo ngayon upang iparating sa kanila na sawang-sawa na tayo sa mga pagnanakaw sa kabanambayan. Narito tayo ngayon para ipaalam sa kanila na hindi na tayo papayag pang muli na nakawin nila ang inyong mga boto at ating mga boto. Hindi lamang mga boto ang ninakaw, kundi pati pondo ng bayan ang ninakaw nila. Kundi pati ang ating dignidad bilang isang bansa. Hindi lamang kabanang pamahalaan ang ninakaw nila, kundi ang ating mga pangarap para sa isang maganda, mapayapa at tahimik na pamumuhay. Ibabalik natin ang katahimikan. Ibabalik natin ang kaunlaran. Ibabalik natin ang kapangyarihan ng Masang Pilipino. Marami sa ating mga kababayan ang kadalasan nagtatanong sa akin, lalo na yung mga balikbayan, bakit ba hindi umulad ang Pilipinas? Bakit tayo yung mamurong sa halip na sumusulong? Ang problema, sinalang sa gobyerno ang mga elitista ay sumusulong, samantalang ang Masang Pilipino ay patuloy na umuurong. Pero ang mahihirap natin mga OFWs, ang siya nagpapadala ng dolyar para sagipin ang ekonomiya ng ating bansa. Samantalang itong mga elitista at mga mayayaman ito, sila pa rin ang gusto magdikta kung sino ang dapat maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Why do we remain poor today when in the early 50s we were second only to Japan in terms of economic growth? Bakit tayo naunahan
Maulahan na tayo ng ating mga karating bansa na dating nahuhuli sa atin sa kaunlaran. Bakit tayo napag-iwanan ang ating mga karating bansa? Ganong magaling naman ang mga Pilipino. Matalino naman ang Pilipino, masipag naman ang Pilipino, kaya maraming bansa sa mundo gusto nilang ang manggagawa ang Pilipino. Ang sagot namin dyan sa Pwersa ng Masang Pilipino ay dahil wala tayong kapayapaan, wala tayong katahimikan, walang peace and order, maraming warlords, maraming kidnapping at hold-upan, tili ang revolusyon ng secessionist sa Mindanao. When I was president, we dismantled criminal organizations here in Metro Manila. Yung mga hold-upan na yan at kidnapping ang nawala. The Philippine National Police, for the first time, enjoyed a positive plus 53% approval rating. Dati, lagi silang negative. Hindi mapapairal ang batas at talamak ang korupsyon sa gobyerno. Mula Malacanang hanggang sa mga departamento at mga ahensya nito. Even if we have the best economists in the country, like Washington Sisip, Cesar Berata, Bernie Villegas, to mention a few, if you do not have peace and order, we will fail. And that is what happened to our country. This is a program of peace that I will finish as your president during the next 6 years. Ang bansa natin ngayon, ang may pinakamahabang revolusyon sa buong mundo. Lampas na sa 50 taon. Bata pa lang tayo, may rebellion na yata. Tumanda na tayo, may rebellion pa rin. Ang bansa din natin ay may pinakamahabang secessionist movement ngayon. Umugit ko mo lang, mahigit 30 taon na.